Okay, live. Checking at live. Let's wipe. Where's my wife? This is wife. Ayun, luminaw na tayo. Checking. Ayusin natin ang ating Oreo. Para maganda yung quality. So, I will be sharing this one. Nakasalit si John. English. Hi, whoever. Kung sino ka man na nagwa-watch. Oh. Man at si dumadami na. Okay, singit lang natin ang topic natin is all about social media marketing. Tingnan natin. Shoutouts kay John sa mga taga Victory. Everyone, thank you for watching. Nandito kami sa Wave Office. Kita yung pakisarado ngayon pinto. So, kaway ka muna, Ken, ang aming graphic artist. Dito ka, kasya ka pa dito. Grabe, sobrang sipag. Anong oras na? So, ayan, mga kasama ko ngayon, mga onliners. Hello, Mr. Welang. Okay. Taxi lang daw. So, unang question ko, saan ba pwedeng gamitin ang social media marketing? Pwede kayong sumagot, pakilala muna kayo. Anong background niyo at nasan tayo ngayon? Muna ka na. My name is Paolo. Background ko po, dati ako nag-repack ng tape or in short po is vendor po before ng asin, paminta, baga iniikot ko sa mga tindahan para po kumita po ako dati. Then, nakilala po ako sa network marketing at the age of 16. Then, ano po, onliner din. And online marketer din po. Experience mo sa online. Yes. Ayan, si hello muna kay Jepoy. Hello, bro Jepoy. Hi, sir. Hi, sir. Ayan. Anyway, discuss anything gusto niyo share about sa paano ba nakakatulong tips sa online marketing. Okay, siguro sa online marketing. Okay. Musika kasi magsiksikan tayong tatlo. Maliit yung ano natin eh. Oh, siguro ako sa experience ko. Narinig ba kami? Type nyo nga kung narinig kami na maayos. Yes, opo. Kung narinig po, you can... Ano ba yung mga dapat gawin? Bahala na kayo. Wait, so to Wave Nation, please type kung narinig nyo po kami. Ayun. Ano to lahat to? Open for all to. Open for all. Check natin. Ang dami namang cellphone nito. Ano to? Pinakawalan mo yung cellphone na iPhone. Okay, so, magsalita ka na muna. Si Pau pala, tsaka si Formang-Forma pa lang. Saan ang JS natin, sir? Okay, saan ba? Check ko lang po yung sounds natin. Guys. Yan, yes daw. Yes, okay. Okay. So, thank you, Sir Rowell Ang. Okay po. Ito na lang tanong ko para may sagot. Unang katanungan, ano yung common failure mo, napansin mo, na failure mo pagdating sa pag-social media marketing? Ako, based on my experience, before, nagpo-post ako ng too much business. Mm-hmm. What do I mean by that? Kumbaga, puro na lang product, so walang lifestyle. So, para sa akin, to become, para makilala ka sa online or magkaroon ka ng online presence, dapat balance. Dapat meron kang quotes, or motivational quotes, personal development quotes, or mga Bible verses, basta nakaka-motivate sa tao. Yung tipong pabinuksan yung Facebook mo, nakaka-motivate. Mm-hmm. Kumbaga, yung start ng araw nila, talagang mga uplift sila, in short. Yes, yes. Unlike yung usual kasi, aminin natin, may iba sa atin na minsan naglalasing pa, minsan mga hugot lines. Hindi nakatulong sa business yung pinagpapost. Tapos minsan may mga alak pa, saka ganun pa. You know, mga ganun klaseng post. Parang sometimes, I'm sorry for the word, parang nakaka-irit ka. Even ay binablock ko na po yun. Okay. Then ano po, next din, for example, lifestyle. Sabi, kumain ka sa fish po, parang natitrip ka lang. Basketball, mga hobby. And ako, personally ako, nagpo-post ako, for example, yung mga, may pet dog kasi ako, may mga aso, na ipag-selfie ako sa kanila. To show na yung, para mapakita sa kanila na anong feeling na meron kang time freedom. Then next, business syempre, hindi pa yung mawala yan. Sa business naman, pa nagpo-post ako, usually, ano ko yun, more on, parang pahapyaw. Ayoko pakita yung bigger picture, kasi bakit? Para at least, parang tanong,
kumbaga, may kita, may mapapakita ka pa. Okay, hindi mo binibigay lahat. Hindi mo binibigay lahat, yes. Tama si Coach Vinci. Kasi kung pinakita mo yung buong picture, parang wala na. Parang wala nang thrill. Pansin nyo, di ba sa movie, meron tayong tinatawag na trailer. Mm-hmm. So in short, pakita mo muna yung trailer. Good. Then pagdating sa sinehan, pakita mo lahat. Yes. Ano makita rin yung ganda ng so wag masyadong ano. Too much information. Too much information, yes. In dami short, na, libre itong binibigay. Trivia lang pala, itong katabi ko, kumikita ito ng malaki sa online. So hello kay Emerson, kay Jepoy, kay Sir Pistang. Hello po. So, ayun. Pwede kayo magtanong. Hello kay Jules. Okay. Mangala tayo na kayo ko ah. Ikaw naman. Next, tapos ka na ba? O pwede nating ulit pa. Wala pa lang silang tanong. Magturo muna tayo ng social media marketing. Pansinin nyo, kung yung caption, ini-edit ko siya. Kasi pwedeng i-block, ibabaan ng reach eh. Tama pag yung mga term na ginagamit mo, nagsispecial character ako, pati na maraming nanonood. So siguro, wala pa bang Vice Ganda kaya nila tayo pinapanood? I think, yes, sir, meron na po. Okay, so next naman natin, Mentor John, pakilala ka. Hello, ayun po. Ako nga po pala si Sir John John Bazote and Mentor John po. Hello po sa lahat ng mga nanonood niyo. Isang magandang lalaki po ako. Okay. Magandang. Gabi po sa atin. Ba't nga magsalita? May hinaya ka ba yung Biporket naka-braces, pasosi, no? Hindi yun po. Share ko lang tips. Sa inyo. Mga hindi, failure mo na lang. Mga mali mo when doing social media marketing. Hard selling. Explain. Grabe. Sobrang pushy ka po talaga. Bili mo yan. Maganda talaga to. Mas maganda to doon. Mura po. Tapos dito na idadating yung 500 yung benta ko, then 400 na lang kunin mo lang, then dadating yung point na 300 na lang maibenta ko lang. So, nagiging hard selling. Pero may cash naman ako, may pera naman ako. Pero parang gusto ko lang ma-dispose. So, parang ang thinking ko nung pag hindi ako nakabenta, hindi ako masaya. Pero, since ito, habang tumatagal, lalo ko natututunan. Anong sumasarap, no? Parang, so, ang failure mo, hard selling ka. Hard selling, yes. Tapos, parang nagiging una. Dati laging parang nagiging ano na siya, nagiging online shop na yung profile mo na hindi na maganda, hindi na nakaakit-akit, parang hindi ka na tao. Okay. Profile so, nga yun. So dagdagan ko muna no, yung sinabi ni John na ang misconception ng maraming beginner pagdating sa pagbebenta or pagtitinda online is sinusubo mo sa kanila yung produkto mo. Walang tao, kahit sino ka pa, na gusto mong mabentahan. Parang kasi nalalamangan ka pag nabibentahan kay. Pero once you go to the state na parang educator ka, advisor ka ng product, mas may encourage silang i-pursue or bilhin yung kung anong meron ka. Kasi don't be a seller, be an advisor. Kahit parang yung for the term nga, no, pag mga financial advisor, mga property consultant, yung maging consultative lahat ng post mo. Ang daming nanonood. Hello sa inyo lahat. Kay Iris, kay Geo Sapat, kay Ian, Martin, Kathleen, kay Roan, kay Zel, kay... Basahin mo ito, sir. Kay Ernest, kay Jarik. Kay Roda. Pwede kayo magtanong tungkol sa... Giovanni. Sa kahit saan. Tungkol sa business. And ayun. So, ako naman, common failure ko pagdating sa... Hello, Mentor Marnie from UAE, I think, Qatar. So, international tayo. Yun, common naging failure ko pagdating sa social media marketing is hindi ako consistent. Kasi parang lalo na paggagawa ng vlogs, ito commitment ko every Friday, which is naging consistent naman. Though, ang nangyari, nagkakaroon ng iba't ibang channels. Pero yun, sinabi ko nga, as Coach Vinci, tsaka Vinci TV, pinagsasama ko ngayon, kasama kayo. So, malaking factor ang consistency, lalong-lalo na dahil sa social media algorithm, diba, alam nyo to guys, 300 lang friends ang makakakita sa post mo. So, kahit post mo, kahit may 5,000 ka, wala pa sa 50% ang makakita ng post mo. That's why, you really need to be consistent. Tsaka huwag kang paulit-ulit ng post. Kumbaga, ibahin. Tsaka, yun.
mistakes muna. Ngayon naman, ano yung bagong kayo guys? Ano yung bagong realization nyo tungkol sa social media marketing? Let's start from you, Mentor Pao. Realization ko again, kumbaga, more i-emphasize ko lalo yung consistency. Kasi ang, si Facebook kasi pag consistent ka nagpo-post, kumbaga, tapos sabay mo pa ng pagla-like sa mga friends mo, mas madalas lalabas mga newsfeed nila yung mga pinopost mo. Mm-hmm. So, tendency, like sa experience ko before, may pinost lang ako isang, medyo hugot na quote, pero hugot in a way na nakaka-motivate siya. Then may comment doon ng true, then yun, invite, chat. Mm-hmm. So, consistency. Yes. Ikaw? Yun, pasensya na kayo guys. Dami tayong nire-reply ng mga inquiries. Unang-una yun, mas tutunan ko talaga. Social media na, marketer talaga. Na mag-interact ka dun sa mga clients mo. Kasi ang hirap na, no? Nag-inquire sila, tapos hindi mo agad na-replyan. Parang ang feeling nila, hindi sila importante. Ang feeling nila na dinidisregard mo sila. So wala kang, ano, wala kang formality. Na parang nangyay, oh grabe, ang tagal niya mag-reply. So kung nakikita nyo, kung gumawa kayo ng page, kung nakikita nyo, meron tayo doon na kung gano'ng kabilis mag-reply yung page na to. So yung consistency kung gano'ng siya kabilis mag-reply. So again, I will be giving this for free. For free eh, sa lahat po ng mga nanonood. So sa mga hawak ko mga pages, mga pinag-sharean ko dyan, hello po sa inyong lahat. So, yun. Yun po. Chatbot po yung gagamitin. Chatbot. So, i-search AI nyo na lang yung... gamitin nyo yung chatbot. So, yun yung unang tip. Ako naman, may bago kong na-discover kay Facebook. Kaya lang, hindi siya pwede sa Mac. Yung... well, ito pala. Sa mga nanonood, hello, Menandro. Sir Menandro. Sir JK Capiral. Ma'am Warney. Ang na-realize ko ngayon pagdating sa Facebook marketing... ay bukod sa consistent ka dapat, hindi ka basta, kahit consistent, pero huwag kang magpo-post ng basura. Kumbaga, huwag kang mag-mema post lang. Kaya dapat mong gawin para maging consistent. Madali kasi mag-advise na dapat consistent ka eh. Pero dapat, naka-weekly plan yung schedule mo. Pero sa akin, naka-monthly ako eh. Ano yung mangyayari ng monthly, alam ko ah. Ang technique ko dyan, para mas nagiging viral yung post ko, ano yung nangyayari sa paligid? For example, may inclination naman ako sa finances because I'm a business person. Tapos, licensed financial consultant din before. So, pag 15:30, ang post ko, 14, 15, 16, tungkol na sa money yan. Yung 29, 30, 31, tungkol na sa pera yan. So, nasusundan nila yung, kumbaga, naging viral ka in a way kasi trending eh. Currently na nangyayari. Parang, yung mga nag-share ng post ko, ayan, tungkol sa pera yung topic ko kahapon. Kaya alam ko nakakonek yung mga tao. So, ito naman, mga tanong sa inyo. Wala bang magtatanong sa inyo? Tama po. So, kung nanonood ka ngayon, anong product binibenta mo online? Kung property, kung insurance, kung network marketing, kung product. Ano yung gusto mong ibenta? For example, ito parehong online seller to eh. Ako naman, binibenta ko online yung career. Yung speaking engagement ko, yung libro ko. Kasi importante na natatap mo talaga yung market, yung online eh. Kasi ito yung nami-miss out ng maraming tao. Hindi nila kinukonsider na sobrang libre ng social media para magamit na pagbentahan, pagpromotan, at pagbuild ng connections. So, ako na mag-i-intro sa kanila ulit dalawa. No? Si Pao, nagbibenta siya ng mga gadgets online. Specifically, ano yung binibenta mo at paano mo siya binibenta online? Share mo sa mga nanonood. Then, nagbibenta po ako ng mga controllers, Bluetooth controllers, and paano ko siya minamarket? Hindi ka naman controlling. Hindi naman. ang way ko pagbibenta is two ways po. Through share post. Paano yung share post? Yung share mo sa group. Then lastly, Facebook group marketing. Group marketing, yes. Then, siguro sa mga di pa nakakaalam, kasi ako lately ko lang ito nalaman, at least kung di nyo pa, at least na-inform ko po kayo. Nice. Meron tayong bagong feature, or di ko alam kung kailan pa nagkaroon yan, FB Marketplace. Oo. Sobrang powerful ng FB Marketplace. Yes. Kasi kabibili ko lang ng gamit through FB. Ang galing ni Facebook eh, para siyang nagiging SM ngayon na they have it all for you, na... Nandun na lahat eh. Di ka na pwedeng mag-Lazada, di ka na pwedeng mag-Shopee, nandiyan na lahat eh. Kumbaga all-in-one na si Facebook. So yun ang naging technique mo para makabenta. Yes. So yun lang din ginagawa mo before, no?
benta lang ng controller, tapos nabubuhay ka naman. Actually, no, mga 2 months pa lang. 2 months pa lang, pero kumikita ka naman doon. Is na maayos. Nang maayos. Ikaw naman, Sir John, paano nakakatulong sa Apple Tech business mo ang social media? At paano mo siya ginagawa? Actually po, I started Apple Tech Referring Services sa social media po. So first client ko po is nakuha ko po talaga social media. And next start po si Apple Tech dahil sa page po. Yun po yun. Hindi po, wala po akong pwesto. And, bakit ka naiiyak? The wrong thing na nangyari sa akin, yung mistake para sa akin. Kasi ang so, mindset... Sa tayo sa mistake ha, sige. Oh, sige po, paano na lang nakatulong? Opo, para nakatulong, nakatulong siya kasi araw-araw po, may... I-repair ako, araw-araw may clients na nagtatanong, araw-araw. Meron akong gawa dahil sa social media. How many years ka na, sir, na nagre-repair ng cellphone at kumukuha ng client online? 4 years. 4 years. So, hindi pa ganun ka-powerful social media na kakakuha ka na. So, how much more ngayon? Yes. So, batayin nyo muna yung mga nanonood sa atin. Hello po, Dayan, si Melchor. Laksan nyo naman yung bosses. Hello po, I'm Mr. Julius and Ma'am Melchor. And Mr. Melchor yan. Sir Melchor. Sir Melchor. Si Dayan Yang Dayan Yang. Dayan Yang. Yang Yang. Ayun, binabati ko pala si Kuya Russell Peregrine Orbe. Alright. Okay, wala pa silang tanong. So, basahin natin tong mga tips na nandito at pwede nyong i-elaborate. Ano ibig sabihin ng start remarketing on social? Ay, ikaw muna. May tinatawag tayong retargeting ads. Retargeting ads. Ads? Retargeting ads? So yun, bakit tinawag na remarketing? Uulit-ulitin. Para yun sa akin yung retargeting ads eh. Bakit yung commercial ng isang fast food chain laging nilang pinapaulit-ulit? Kasi nga, gusto tumatak sa tao eh. Katulad na lang nung isang commercial na bulilit, ang liit. Diba, tumatak sa isip mo kasi paulit-ulit. So, kinanta mo ng kinanta, anong nangyari? Napromote mo yung negosyo, napromote mo yung business, yung kumpanya na yun. So, yun yung ginagawa din natin when it comes to social media. So, you need to repeat it again, pero merong algorithm si Facebook na pag nag-ulit ka, magkakaroon ng limit kasi nakilala na ni Facebook eh. Lalo na pansin ninyo pag nagsisend kayo ng link sa Messenger, yes, nagiging spam siya. Sana nagiging spam na lang na kinakain. No? Ang dami na. No? Ikaw sir, may explanation ka sa remarketing? Pwedeng wala, pwedeng meron. Sa remarketing siguro at add-ons. Hindi, yung sigurado, yung sigurado. For me in terms of sa ano, sa organic, what do I mean organic? Is in sa mismong profile mo. One factor kaya ka nakakapag-market sa social media is kung sino rin yung friends mo. Good. For example, friends mo is, example like sa akin, is gadgets. So, ginawa ko, in-add ko yung mga, alam kong mga gamer. Good. Hindi mangyari. Sila Anby Mateo. Grabe. Bakit? Ano meron doon? Narinig ko lang sa kanya yun. Ba't ka nag-hello? Nanonood ba si Anby Mateo? Dunod yan. Sinirin ko lang sa Facebook. Hello, Shay E. Yun. Okay na. Nawala siya. Yeah. Okay na. Meron pa. Meron pa. Sige. Sample pag gamers, since din balik tayo sa kanya sa sinabi ko na FB group posting, since ang friends mo is more on gamers, pag nag-post sa group, syempre, pag pang-gamer yung group mo, pang-gamer, syempre, I believe na member din sila. So in short, pag nag-post ka o nag-share ka, lumalabas yung notification nila. So pag nakita nila na nagbebenta ka ng controller, lalapit sila sa'yo. Kasi ikaw unang nila nakita. Good. Kumbaga nagpapakilala ka. Yes. Ako naman, ang dating naman sa akin ng hello kay Sean, Antonio, Yen and Storis, Joshua, Sandals. Sa akin naman, ang remarketing is that nami-miss out kasi natin na once na bumili kasi yung tao sa'yo, naging client mo na siya, nandun na yung trust factor, loyalty. So, pwede mo siyang maging marketing arm, maging marketing person kasi ano na siya, satisfied client na siya. So, humingi ka rin ng referral sa kanya, i-remarket mo rin kung anong meron ka dun sa existing market mo. And walang masama na humingi ng tulong. You just need to ask questions. Sabi ko nga kagabi, nung isang post ko, kung mahihiyain ka talaga, mahirap umasenda sa buhay kasi maraming tao na gustong hinihingan sila ng tulong.
kesa binibigyan sila ng tulong. Nagigets nyo? Parang sense of pride and sense of parang fulfillment ng identity mo na kapag, uy, pahingi naman ng tulong. Oh, abo, syempre. Tulong ako sa'yo. Batiin mo. Kilala natin yan. Hi, Ma'am Jeline. Pahingi pong Chicha Rooms. Oh, shoutouts, Chicha Rooms. So, hi po, pogi kong sirs. Paano ba gawing medyo nawala yung power mo sa networking? And I mean, porsigido sa business kasi halos kasimula ko pa lang. Pero nawala na doon ng gana sa... Sa, andito mo yun. Meron tayo. Sayang naman yung mansanas dito. Okay, so silence na lang natin. Silence lang. Silence. Okay. Ayun, so paano, ituloy ko lang muna na you need to remarket yourself. Yun, existing client mo na siya. Sit in. Kaya, yun. So ito, sagot, may sagot ka? Being a network marketer? Ang tanong po ni Sir Harvey Fabian. Partner Harvey. Partner Harvey. Hi mga pogi members. Ay grabe. Wow. So magaling, marunong itong bumate. Ano po ba gagawin kapag medyo nawala yung power mo? Oops, nawala. Nawala yung power mo. Nawala yung power mo sa networking. I mean yung porsigido sa business kasi halos... Kasi simula. Pa lang. Pero parang walang nagana ko sa network ko. Paano ba ang dapat gawin? So ikaw, medyo, hindi kasi ito, hindi siya pang social media marketing, pero may sagot tayo dyan. Ikaw muna, sagutin mo. Siguro personally, kahit hindi lang ito pang network eh, no? Sa kahit anong ginagawa mo. Tama. Actually, actually for me, in any field naman eh. Kumbaga, on the first is, ba't ka nawala ng gana? Then number two, ito yung auto self, medyo self self-explanatory. Self-explanatory. Good. Prior to network marketing, ano yung bagay na nagbigay sa'yo ng gana o nag-engganyo para gawin ang MLM? Good. Balikan mo lang yun. Hello, Ma'am Nash. Ang hilig mo talaga mag-aral. Hi, Ma'am Nash. Mentor Nash, hello. Ayan. So, ano yung reason mo? Good. Paano... Ani kumbaga ani nag-remind sa iyo. Kumbaga i-remind yourself. Balikan mo lang ulit. Tama, good. Ikaw, Mentor John. So for me sige. Gawin na natin in network sige. So kung ako mismo, share ko lang din sa iyo. Kung nawawalan ka na ng gana, yung hugot mo na lang. Yun na lang yun, bakit mo ito ginagawa? Kasi nga, di ba, ayaw mo na balikan yung noon. Noon na magpapakihirap ka, no. Sakay ka ng ganito. Diba kaya nga ginawa mo yung klase ng negosyo na ito? Kasi nga, gusto mo nung fast track. Ayaw mo na ng shortcut na way. Na, kala mo shortcut, yung pala long cut. Tumatagal pa lalo lahat. Long cut eh. Papasok ko dito, wow, shortcut. Gawin tama ng ways, mas maganda. Hindi. Kasi nga, ito na mismo, hindi lang ways yung tinuturo. Hindi to ways. Ito na mismo yung track. Diretso lang ito. Susundan mo na lang yung mga nakasulat. Susundan mo lang yung mga lessons. So, sabi nga ng direct mentor ko na sobra, don't stop when you're down, stop when you're done. Pogi yun eh. Pogi yun. Eh, yung nasa gitna. So, yun, si partner Harvey, maganda na alam mo agad yung problema mo, na nawawala yung drive mo, yung power mo. So, akin lang, since ikukonnect ko to sa social media marketing, no, pansinin mo yung mga friends mo, mga tao sa paligid mo na meron nung pangarap mo na nakikita mo sa social media. Siguro isa yun sa mga sapat na rason para mangarap ka pa. Kasi sabi nga ni Les Brown, the problem with most of us today is that we dream too little and hit it. Hindi na tayo nangangarap na mataas, nililiitan na lang natin kasi feeling natin yung pag maliit yung pangarap, maliit lang yung effort na kailangan. Kaya lang, hindi ka kasi macha-challenge sa mga bagay na simple. Siguro, yung dugtungan ko yung sinabi niya na balikan mo yung reason, ibig sabihin, mangarap ka ulit. And alam natin sa network marketing, kahit anong network marketing pa yan, kahit anong company pa yan, basta alam mo yung goal mo, yung deepest why mo, hindi ka tatama rin eh. Tsaka kasi, kung tatama rin ka, babalik ka lang sa dati mong ginagawa eh. Babalik ka lang sa dati mong diskarte. Pero nakita mo na yung business eh. Tsaka siguro you need to be in the right people and sabihin mo yan kung sino man yung upline mentor mo sa company mo. At huwag ka mahiyang humingi ng tulong. Yun talaga, yun yung reason eh. Kung bakit maraming hindi nagiging successful.
nahihiya silang humingi ng tulong, lalo na sa mga taong malalapit sa kanila. So, thank you, Harvey. Anything you want to add? To? Yun, with regards dun sa nahihiya na, iisip ko na lang din, iisa na lang din naman kakantohan, kakahantungan yun. Mm-hmm. So, kung ngayon, nahihiya... Galing mo sa kalsada, kanto, long cut, short cut, street boy. Nahihiya ka na sa ginagawa mo ngayon. Parang, ako nga, tinatawa na na ako. Sabihin, grabe bro, nagaginiginan ka. Why? Matagal na akong tinatawanan. Kuminta ba ako? Hindi. Natuto ba ako? Hindi. Tinatawanan lang ako because of nonsense. Pero ito, tinatawanan ako kasi tinutupad ko kasi yung pangarap ko. Tinutupad ko kasi yung gusto kong makuha. Kung before, kala mo ito yung mag-aangat sa'yo. Pero 5 years from now, isipin ko yung ginagawa ko noon, wala talaga yung mararating. Pero kung dito, sabay ko pang ginagawa yung negosyo ko na existing and negosyo ko na to na hindi ko nalalaman. Full time ko na palang ginagawa and nakakatulong siya dun sa existing business ko. So, bumati muna tayo. Hello kay Christopher, kay sa classmate ko sa Ateneo, si Ma'am Esperanza, Ma'am Ana. I miss you so much. Kay Nika Tablang sa ibang bansa ito. Si Ma'am Vanessa, salesperson to, sales leader to. In short, marami siyang pera. So, salamat kay Brian. Thank you for praying. Dugtungan ko sinabi ni Ma'am Jeline, when you dream, aim highest para fallback mo high enough. When you dream, put it into action. So, tama. Turn your dreams into vision. Kasi yung dream, ano yan eh, nangyayari yan pag tulog ka. Yung pag-vision, tinatrabaho mo na yung pangarap mo. So, ayun, I hope nakatulong yun. Pero balik tayo sa topic na social media marketing. Hello kay Des. So, tatlong pangalan inuulit niya. Kinulang yung Des eh. Des. Okay. Okay, so another tip. Pwede kayong magtanong tungkol sa social media marketing. And thank you sa 2,417 na nanonood. marami na rin pala. So, thank you for watching. I hope you're learning something from me. Ayan, si Ralph Balagtas, Refuya. Ito, another tip. Sa pagdating sa ano network marketing pagdating sa network social media networking. Okay, social media ay ano dito this one para ano explain mo, build communities around actionable hashtags. Ito failure naman to ng marami. Sa Facebook pag sobrang dami mong mag-hashtag, yari ka, di ba? Nagiging spam yung post mo, lalo na pag tinatag mo 999 na tao, kasi parang nawawala na yung tinatawag ni Facebook na yung pwersahan, kaya nga siya nakasali, nagiging hindi na yung free will, kaya lang pag tinatag mo yung tao, napipilitan na lang para mabasa. So ikaw, an explanation mo sa hashtag? Yun, too many hashtags, ano yun? Too much hashtag will kill you. Oh, parang ganun yun eh. Kasi ang dami mong tinatarget na masyado eh. Mababaan na ni Facebook yung reach niyan. Kasi bawas na yun eh. Minus points na yun eh. Sa makakita ng mga tao. Pero kung tama yung hashtag mo. Kasi nga, hashtag, ginagamit mo lang ito para madetect ka. Para makita ka. So, kunyari, para may ownership ka dun, yes, sa idea. Oh, kunyari, sabihin na natin na hashtag Coach J. So, kung ako lang talaga gumamit ng Coach J na yun, and everyday ako nagpo-post with Coach J, pag kinlik niya yung hashtag Coach J na yun, or sinerge niya yung hashtag Coach J na yun, puro ako yung lalabas. So, yung consistency, yung legitimacy nung hashtag is napupunta sa akin. Or yung ownership. Yung nag-extension siya ng pangalan mo. Tsaka yung nagiging campaign. Yes. Ikaw, sir, anong tips mo sa pag-hashtag? Hindi yung sumasayaw, ha? Yung hashtag. Okay, sige sa... sa hashtag, para sa kasi hashtag is more on personal branding. So for me, kung gagawa kayo ng hashtag, dapat yung something unique. Like for example ako, gamit ko po is hashtag El Baron. Nax na. Yung pag sinerge po yun sa search box ng Facebook, ako po yung lalabas. Mm-hmm. So may isa pong lalabas doon, taga-Europe, kapatid ko po yun. Medyo ko lang. Si El Baron.
Baron Geisler. Boy pa ba si Baron Geisler? Boy pa, nag-RCC pa. Ah, wala na siyang magawa. Too much hashtag will kill you. Mag-type kayo dyan, babatiin namin kayo. Shout out na lang kahit hindi kayo, ang tawag doon, yung nag-viral. Yes. Hashtag din ba yun? Yung nag-viral na ang bayad hashtag. Oh. Hindi hashtag, para lang may hashtag. Ayan. Yes. Hello kay Gracia. And I hope you're doing well now. Okay, another Facebook marketing tip, reply. Sige, may kliyente na. Speaking of kliyente, may kliyente siya online. So, ganun lang ka-powerful, guys, yung social media. Huwag niyong, kahit halimbawa, employee ka, paano makakatulong sa'yo ang social media? Is you really post something ethical, something na would add value to people para pag nakita nila agad yung account mo, ito yung person with value. Ang nangyayari kasi minsan, nagiging ano mo siya eh, a wall for, although, ang tanong dun, what's on your mind, hindi naman ibig sabihin, may decency ka pa rin dapat sa kung ano yung pinopost mo. Responsible, ano, parang social media epal, no? So, ayun, always reply. So, parang ganito eh. Maraming instance sa akin na nawawalan ako ng speaking engagement, hindi kasi ako nakaka-reply agad. Kasi, feeling ng mga tao busy ako. So, hindi ako busy. Nangyayari lang na nagda-drive, may speaking engagement, may mentoring, nasa business, pero magre-reply ako. So, ano explanation nyo guys dun sa important Facebook tip na always reply? Ako, tama yun. Katulad yung sinabi chatbot sa inyo. Chatbot? Always reply. Kaya nakita nyo, pindot ako ng pindot, reply ako ng reply. Kasi nga, nababawasan dyan yung time mo na this page replies in 1 hour. This page replies in a second. Mm-hmm. So, ganun kasi yun. Pero pwede mo naman din i-edit. Pero nag-automatic edit yun kapag talagang sobrang bagal mo mag-reply. Yes. So, ganun yung nangyayaring effect. So, kailangan talaga mabilis mag-reply. Kaya kailangan mabilis mag-reply. Kahit ang reply mo ay, sige, mag-message ako ulit sa'yo mamaya. Back, I'll get back to you later. Pero, medyo kasi robot yung dating pag yes, I'll get back to you. Wait lang, beshi ah, ma'am siya. Yeah. Sis, alam yung sis. Reply ako, sis. Pero additional na lang din. Ito, konti lang yung gumagawa nito. May tanong? Mamaya, next natin yan. Sige, best time to post. Ayun, additional na lang din. Ito, unique to na nakita sa akin ng... Unique yung umalis sa ano? Ng direct mentor ko, na si Sir ABP po, Sir Vinci po. Yung voice message. Bakit? Ba't voice message? Saan ba natutunan yun? Hindi po, nakita niyo po sa akin. Magsalita ako ng salita. Nagtataka din yung ibang tao, but voice message. Oh, oh. Kaya lang hindi pwede siya sa data, no? yun nga yung... Kain yun. So, dalawang ways. Pero namamang online naman sila. Oh, pag online sila, then nakapag-send sila ng photo. You can voice message them. Pero kung tanong mo muna din, or voice message mo lang din, nang maikli muna, kasi baka mamaya naka-free data. Kasi kadalasan ganun yung mag-reply sa akin, lalo na sa profile ko. Ma'am, meron po ang ganito, ganyan-ganyan. Tapos mamaya, mahaba. 1 minute lang kasi yung limit na eh. Sir, pre-date lang po, patype na lang po. So, ganun yung nangyari. So, pinamaganda, short voice message muna din pag nag-response yun, sila. Ang response mo ay yun. Ikaw naman, pagdating sa pagre-reply, ano naman nang pwede mong ma-share? So, sa akin, sorry, sa may habit na eh. Pero, for me, ginagawa ko naman, gumagawa ko ng script. Yeah. So in short, pag sinabi niya, kunwari, sabihin niya na how much, may script agad ang biyabag sa kanya. Mm-hmm. Bakit may script? May script na para na for me na ano siya na parang generic. Okay. Na kahit may tagdagan siya doon, yung pa rin yung sagot. Kasi usually naman tatanong mo sa'yo ng tao, dating sa sales or sa pag-inquire sa page, usually how much naman siya or paano siya gawin. May script din po tayo dyan. Kumbaga, okay. I suggest sa mga nagsisimula na social media marketer, lalo na kung sa Facebook page kayo nag-market or sa share post, gumawa kayo ng parang fax. Then yun ang ibibigay nyo sa kanila. Para automatic, may ano na. May parang autoresponder. Pero ikaw pa rin ang nag-send. Okay. Siguro coach, ang tawag ito is semi-automatic. Parang barrel, no? So, ako naman, okay, last, sagutin natin to at last tip para naman, ano, hindi sobrang overload. So, best time to post. Sagot nyo, guys. Ikaw muna. Ako, best time to post usually, 9 to 12. Then, ng umaga. Then, 1 to 3 ng hapon.
Then 5 to 7 or 5 or 7. Usually ng gabi na. Ng gabi na. Usually after merienda or after dinner. It works naman yung pag sa share post or that's my term kasi sa group posting dapat may interval ka ng 2 to 3 hours bago ka mag-post ulit. Mag-repost. Pag yung repost mo ba kailangan pareho ulit na content? Hindi naman. Ang ginagawa ko is iniiba ko siya. Sometimes medyo matrabaho siya. Okay. For example, sa 10 group, lima doon, ito yung post. Baga mag-iba sila, tigil lima. Pwede siya mamumukhang spam. Kasi baka matulad kayo sa akin na... Ban yun. Na ban ako. Tagal 17 pa ako babalik sa mga groups, kaya sa lahat ng mga groups. Mga ganun talaga pag social media marketer ka eh. Yes. Nababan talaga. So, ikaw. Yeah. Ano nga pala ulit ito mo? Nakalimutan. Best time to post. Best time to post para sa akin daling araw. 3-4. Bakit 3-4? Post ka, ikaw ang unang-una nag-post ng 3-4. Makikita yun ng mga magbe-breakfast. Ah, so parang yung midnight inspiration ko na nababasa nila. Nababasa yan. Umaga. Why? Before ko kasi, work ko yan. Tama. May iba-iba. Actually, wala kasing best time to post. Pero, pwede mong paglaruan. Pero, ang I would suggest, anong oras ba hinahawakan ng mga tao, mga Pilipino, yung phone nila? So, chances are... Saturday, Sunday. Hi, Paolo. Hi, Ian. Hello, what's up, bro? Best time to post is really yung habit ng Pilipino. Pero iba-iba kasi yung algorithm, di ba? Sa kanya, 3 a.m. Sa akin, basta maganda yung idea, pinapost ko na agad. Tapos, ang akin lang kasi, eto, alam natin to eh. Pag mataas yung rate ng unang post, sundan mo agad ng post para masama dun sa mataas na reach. So, walang best time to post, pero ang mahalaga, consistent ka lang na nagpo-post. Don't over-tag, don't over-hashtag. Lalo na po sa mga videos. Yes. Kasi, kunyari, sabihin natin, ito ang taas ng views nito. Puro videos yung ano mo. So, kung ano yung next na videos in-upload mo, kasunod nung video ng trending, papanoorin mo. Kasi, sa ilalim na yun eh, may playing next na yun. Since sa page mo na nung dire-diretso na. So, ganun yung powerful. Yung ano, kung magte-trend ka. Ganun. Okay, last tip bago natin to i-close. Salamat sa 884, doko lang 89 nanonood at mga marami na rin naman. So, thank you for watching and last tip coming from you, Sir John. Last tip. Hindi, basta kahit anong gusto mo na. Last tip. Anong technique mo na sa social media? Yun po. Ito po. Post every day, share on group. Don't use too many texts dun sa ano. So mag-upload ka ng hindi yung pixelated, talagang dapat is formality. Dapat kung nagbebenta ka ng produkto, yung hindi na makita, hindi na mabasa yung maliit na text. Kung wala kang resources, tanong ka dun sa mga taong meron available. Huwag kang mahiya. Huwag kang gumawa ng parang, para makabenta lang ako, putyo-putyo lang. Hindi ganun. Kasi mas lalo kang hindi makabenta, lalo kang mapuprustate. Wow, bro, grabe, ba't wala akong nabibenta? Kasi nga, hindi nila nakikita ang maganda yung page. So, yun po yung aking po. Si Ma'am Cloud, nanonood, kaway hello tayo. Hello Ma'am Cloud, belated ba yun? Belated happy birthday po. So, that's the... 3 na naisip. Ikaw. Hindi, sige. Tip, sasagutin natin yan para consistent lang. Sige. Last tip mo sa kanila. Last tip ko is, magsisimula lahat is una sa profile picture nyo and sa cover mo. Ngayon, bakit namin sinasabi to? Kumbaga, pag tinignan ng tao yung profile mo, kapanipaniwala ka ba? Kumbaga, yung tipong makita niya parang, lupit na ito, ano kay background na ito? Kumbaga, ano kay trabaho na ito? So, yung tipong ano siya, yung talagang may value in short. Picture pa lang yan. Yung tipong na, kahit any industry ko, na makita na niya na professional kayo. Mm-hmm. Then, next time, professional driver, professional, ano. So, then, dagdagan ko lang, isa, content mo dapat. Yun ang pinaportante. Content is king. Then, next, sasagutin ko na konti si Ma'am. Paano ang padami ng likes? Una po sa ano yan. Di ba sa mga panahon niya, sa mga millennial, cleavage lang katapat ng maraming likes. Pero nonsense kasi yun eh. Huwag kang papakitang cleavage, wala tayo nun.
So tatagdagan ko lang. Yan, for example, sabi ko si Vinci about sa mga pagpo-post ng mga cleavage or sa pagpo-post ng mga ads, ng abs. Walang masama doon. But kasi for example, nagbebenta ka ng example, insurance or supplements. Tapos panakita profile pic mo na ganun yung picture mo, parang iba yung dating. Mm-hmm. In short, hindi yung products na pinopost mo yung binibenta mo. Or on live, you know kung ano yung binibenta mo. Good, ikaw. Pamparami ng likes din, paalam na tayo. Ma'am Clau, kasi po si Sir Chester may pinepresentan pa po kahit alas 12 na po ng gabi. So we want to maximize every moment of our lives. So last tip, paano magparami ng likes? Paano magparami ng likes? Sumabay ka sa trend. Sumabay ka sa trend. Tama. Kahit isang malaking kumpanya, ginamit yun. Dahil advanced kami mag-isip, pinutol namin yung YouTube cables para hindi kami ma-hack. So ganun yung ginamit nilang strategy ng ads, kahit informal. Kasi doon puputok. Yan po. So sa akin, paano magparami ng likes? Simple lang. Yung mga pinopost mo baka like-like, kumbaga ilagay mo yung phone mo sa phone ng ibang tao. Gusto kong ayun, bong bravo. Sige, tuloy na natin. Yun na kayo nagtatanong. Yun yung downside pala ng pagla-live. Mas maraming tanong pag magko-closing na kayo. So, yun muna. Basta ilagay mo yung sitwasyon na, alibaba ako, gusto ko bang makita yung post ko sa wall ko sa ibang tao, kumbaga parang do others want you. So ganyan talaga pag alas 12 na tapos nag-i-English ka pa. Basta yun lang, feel mo ba yung post mo na pwede sa ibang tao? Pag hindi ila-like yan. And basta wag self-centered yung mga post mo, yung may value. So kung selfie mo yan tapos may quote, dayain mo na lang. Ganun yung ginagawa ko eh. Kumbaga, pag may selfie, may quote. Para yung quote, yung feeling ko, yung quote yung nilike, pero may like pa rin, hindi yung mukha ko. So, paano makatipid sa pagpubos ng page? Matagal to na course. Umaten kayo dito sa Wave. This is how we do things. We want to give lesson sa mga tao for free. And so, yun talaga. Learning is a habit dito rin. Culture ng Wave. Ito. Okay, kay Yen Stores. Ayan. Ano to? Viral. Nagba-viral din to. Nagko-cover. Hi, Yen. Paano ninyo nahahandle ng maayos yung high volume of orders? For example, yan. Ito, masasagot nila to. Hindi pa ako. Gusto ko yung high volume na speaking engagement. Wala pa ako nun eh. Okay. So, paano nyo yung, what? Mataas ganun. High volume of orders. Example lang, I'm selling t-shirts, tapos madaming orders sa page. Hard to keep track na message. We have a system naman kung saan nag-Google Sheets yung mga detail kung saan na yung product. Pero kahit ganun, hirap pa din since hindi naman yung order form yung FB. Ang galing. Ang anong system or process or best? yung mga boss natin nagre-reply, oh. Hello po, mga leaders ng Wave family. So, yun muna kay Yen Stores. Paano, ano eh? Ano na to? Technical question. Paano daw magagawa yung high volume? Ako hindi ko to alam sagutin. First sa akin. Ikaw, kasi maraming tatanong sa'yo. Marami po talaga. So, nag-hire ako ng admins. Bumili ako ng phone po na dual SIM para pwedeng tumawag and meron pong call waiting. So, ganun po yung nangyari na system. And additional, gumawa din ako ng chatbot and email para hiwa-hiwalay. So, Yen, pwede mong i-message si John. Ituturoan ka niya ng libre. Sabi mo, sabi ko, kung paano niya ginagawa yun. Ikaw naman, Zeb. Huwag kay Maya, Ma'am Yen, Stores. Kay magtanong kay Mentor John. He's willing to help. Yes po. Paano na umuwi ng maaga kapag sa mando? Sir, ate ka lang, ha? Chief, ayan po, oh. Busy pa po ang ating VP for marketing. Okay. So, gusto lang namin ma-maximize. Okay. Okay. Now, ikaw, paano i-handle ang volume ng orders? Nangyayari ba sa'yo yun? Actually, nangyayari sa'yo before sa past campaign. Mm. At
Ano binibenta mo, speaker? Mataas yung volume? Ano naman, sa Pasca pa si napkins naman. Napkin. So, walang demo yan, no? Meron din. Meron din. Oh, okay, basta. Basta hindi live demo. Assumption lang. Sige, ikaw. Ako, ginagawa ko, nag-ask ako sa ng dalawang tao. Then, ginagawa namin is, may papel kami, kung sino na na-message namin at kung ano status. For example, need to follow up. Example, ano, close na. Para pag chinek namin papel at chinek namin yung FB name. Forgot, FB name dapat isusulat mo doon para opo. Pag sinurch mo, makikita mo siya agad. May pa nakita yun na ano na, oh, hindi ko ito na-follow up. Dapat follow ko ito ngayon, bukas. Oh, ito, dapat, what pala, mapadala ko, mag-ship ko na yung orders niya. Kumbaga, sa papel namin siya ginagawa. Mm-hmm. Tsaka po, ano, additional na lang din nga po pala. Gusto daw ni Ma'am Yen, opo, ng libre. Ayan, oh. Ayan po, second one, gawa ka ng group. Kasi ako, gumawa na ako ng sobrang dami. O, tama. O, yung ginawa mo dati. O, gawa ka na ng group, tapos may namamahalan tao dun sa group. Tapos, meron na rin mga notes eh. So, pwede ka maglagay ng notes. Kunyari, tapos ka na done. Or, pwede ka na rin na maglagay ng notes. Ayan, tama, notes. Yes, group. Hello, good morning, brothers. Sa group. So yun po, kasi malilesen po talaga yung ano yun dun eh. Malilesen po talaga yung mga inquiries kasi mahahati na eh. Pero syempre, sa'yo pa rin pasok ng lahat. Kung may tao sa group na namamahala, may tao sa messenger na apat, sa messages, sa email meron din, tapos sa phone meron din. Eh, yun, dun mo ma-handle kung sobra talagang bulk yung mga nagtatanong. Gagawa tayong bagong episode, may tanong si CEO, Joner Fernandez. Pero, nakakaya naman, ang dami niyang tinanong. Ano ba yung dapat masagot? Ano yung nasa tabi namin? So, ayun, sagutin lang natin. Ayan, message si Mentor John and is willing to help sa mga nanonood. Kung kulang tong ginagawa namin, pwede kayo umaten dito sa office namin for free. No, tawag doon. For free po, kahit wag for free. Wag po ay magdala ng kape ng ano, okay lang. Ang office namin ay sa Raffles Wave Health and Wellness. Saan nakakabili ng kundi, Sir John? Ni Coach Vinci at jacket ni Paolo. Ano po? Sa Bambang. Bambang? Sa Bambang. Ano bang station yon? So, sagutin ko lang yung last question ni Sir Joner. Saan mas maganda mag-post? Sa Facebook or sa YouTube? Ako, sige, ikaw muna. For me, Facebook kasi yung ginagamit. Facebook pa rin. Ikaw, Sir? For me, this is also Facebook kasi pwede natin siya i-post post. Yes. Kapag YouTube kasi, para sa akin. Ano, yung subscribers, depende sa content mo kasi talaga. Kasi kung nakabuild ka na ng nakabuild ka na ng sarili mo using Facebook, and na naging komportable ka na sa Facebook. Kasi post ka dun eh. Sa YouTube kasi, more on live eh. May actions eh. Mm-hmm. So, kailangan mo, kung gusto mo makabuild ng mas malaking audience sa Facebook, kailangan mo ng laging post. Magandang post. Ganun. Mm-hmm. So, ako naman, sagot ko dyan, YouTube or Facebook. Balikan ko lang muna. Sa YouTube po, Sir Joner Chief, tatanggalin na nila ngayon yung mga trashy na walang like, mga video na walang like, mga dummy accounts. Kasi nangyari sa YouTube, lalo na sa YouTube Philippines, maraming dummy account para maraming views, watch yung mga videos kasi nagkakaroon ng spamming. So, better na mag-Facebook pa rin. Ngayon, nagiging mahigpit na kasi sobrang bibigat na ng mga YouTube videos ngayon. Parang yun lang yung unfair. Mahirap mag-play sa market ngayon ng YouTube kasi ang kilala lang yung mga napapanood eh. So, meron pa po. Last tanong, kailan niyo sasagutin mga tanong ko? Sir John, na nasagot niyo yung isa. So, next time gagawa na natin. O, yan. Additional din po pala din sa YouTube. Walang minus, no? Additional, multiplication, answer. Additional po, okay po rin po talaga yung Facebook dahil po yung content mo sa YouTube is isin-share mo sa Facebook para dumami yung manunood or yung audience or yung traffic para mapanood yung mga ano sa YouTube. So, Facebook pa rin po talaga. So, doon pa rin binabat sa Facebook. Kaya Facebook pa rin. Pagbigyan natin si Ma'am Clau, paano maging viral? Ayan, oh. Paano mag-trending sa Facebook? Dalawa lang naman yun, Ma'am. Ano? Ayoko pong... Grabe, baka mamay matanggal. Huwag na yun, pag mas bumalik ka na sa dati mong pinanggalingan. Depende lang yun.
Nakakatawa. Nakakaiyak. Tsaka nakakaiyak. Mm. Yun lang. Tama. Ganun po kasi sa Facebook. Kung hindi ka nakakatawa, tapos hindi ka mukhang tanga, hindi ka mag-trending. Mm. Or kung hindi ka sobrang ganda, tapos yun, trending ka. Tingnan niyo po yung sa Korea si, ano yan? Si Nancy Binay. Si Nancy, grabe. Galing yung trending. Yo, yo, yo! Oh, sagutin mo yung tanong ni Ma'am Clara. Ikaw naman si, ito po si Jericho. Rose Lace. Anong tanong? Binata, anong tanong? Tapos na kasi ako. Nakaapat na oras straight to talk na. Oo nga eh. Sir Ian, asan ka po? So, ikaw na lang. Ikaw sir, anything na, paano daw maging trending? Paano maging trending? Sa Facebook. Gawa ka ng viral. Ma'am Claw, oh. Ay, Ma'am Claw ba? Sorry. Walang sahod. Walang shares, walang shares. Sorry, sorry, sorry. So, saan tayo naka-live? Sa account ko, tas multiple accounts. Saan dyan yung mga comment? Marami na eh. Basta sagutin mo nang maayos. Rumispeto, Antok na kasi. Lagot ka, tinatawa lang ka. Ayan, so para maging trending kailangan ano, unang-una alam mo dapat kung ano yung mga existing na trending. And then syempre, ano ba yung may panggulat effect na video na pwede mong gawin. Pero wag yung ano ha, wag yung karumal-dumal. Dapat yung... Pwede rin naman viral ang karumal-dumal. So yung worth it na may value sa tao. Kasi minsan, sa mga quotes, for example, sa mga quotes, ikutan si Master Chinkitan. So lahat ng quotes ni Chinkitan and then ni CEO Sir John R. Fernandez, lahat yan nag-viral o nag-trend. Bakit? Kasi once na nag-post ka ng isang bagay na nakaka-relate yung mga nasa audience mo, may reason sila para i-like at may reason sila para i-share at mag-tag or mag-mention ng mga friends nila dahil nakaka-relate dun sila sa post mo. At that time na pwede maging trending yung post mo or maging viral. At kasama dun, syempre, yung pangalan. So yun yung tips namin para sa ating live session this Saturday. Ayun o, sabi na asawa ko ang pogi ng husband ko. Yes. Ay, laptop pala niya to. So, ginagamit ko, nararak. So, ikaw, paano maging trending sa Facebook last na to? Siguro tatagdaman ko. Paano maging awards entrepreneurship? Paano daw maging trending? Tatagdaman ko lang yung sinabi ni Sir Chester. Sa ano, sabay sa mga hashtags. For example, like yung last time, yung... Di naman sa inano ko yung nangyari, yung balita sa ano, sa FIBA. Yeah. Di ba na, grabe yung trending niya. Sino, si Neymar? Hindi, yung... Ah, sa FIBA. Yeah, oh, sa FIBA. Yes. FIBA yung naisip ko eh. Yung basketball. Kumbaga, pag there's more punch in the Philippines. Yes. Kumbaga, ang technique po, mama, is ano po, for example lang po yun, i-re-upload yung video instead na i-share natin. Good. Mm-hmm. Kasi, so that's stealing, pero re-upload mo. Re-upload, yes. Para sa'yo mapunta yung reach. Sa'yo mapunta yung credential, halos. Pati na sa'yo yun, makukuha mo yun. Okay. So yun, salamat sa ma'am, sa lahat po nanonood, Adrian. Grabe. Hello bro. Hello po sa aking Tulfo brothers. Tulfo. And I know, na it's time to say paalam na. Okay, paalam. Sir Johnner, salamat sa panonood. Salamat sa... So ulitin pala natin to. Hello po mga bisita. Yun lang, siguro paano maging trending. You need to be first lang, palagi yes. Try lang. And pag pinupilit maging trending, hindi siya nagiging trending. Hindi siya nagte-trend. You just have to be act natural, tsaka just enjoy the moment. Kasi sa lahat, sa buong experience ko, more than 10 posts na yung nag-viral, pero more than 10 years, ay, oh, 10 years, more than 10 years na rin ako na gumagamit ng Facebook. So you don't have to force and everything. Just keep posting and yun. Maraming salamat po and kami po ang Tulfo Brothers and you need to say goodbye. Ikaw na, Paolo. Paalam ka na. sino to sa Tulfo? Sino ben doon? Tulfo. Ben Tulfo. Ben Tumbling. Rapi Tulfo. Rapi Tulfo. Ako si Rapi. Tulo sino ako? Si ano? Basta yun na yun. Si Ben, si Moon. Si Rafi, ikaw na. Goodbye ka na. Salamat sa nanonood. So, thank you po sa mga nanonood po. And more tips to come po. If you have question yes. Po, message us. You can message us directly po. Tsaka, yes, yun, kita tayo sa Facebook. Hello po sa aking tita kita from po dito. Sa Spain.
Ayan. May pipresent po ako sa inyo, si Wave, dyan sa Spain. Ikaw, paalam ka na, sorry na, na ano ko. Babay na po sa lahat. So maraming maraming salamat po sa panonood. See you here at the office para mas matutukan po namin kayo, para mas matulungan pa po namin kayo. So again, don't stop when you're down. Stop when you're done. Grabe po talaga yung effect sa akin noon. Grabe po talaga yung social media. Grabe po talaga ang mangyayari kapag nag-start ka using social media to market your business. Mag-uwi na po. Ay, ako po, kasama ko yung pamilya ko. That's the advantage. So, ako po si Coach Vinci from Wave Health and Wellness. Kami rin po, taga-Wave. We're doing this to help you because we believe na yung entrepreneurship lang is one of the ways para matupad yung pangarap nyo. Salamat po, Wave Morning. Salamat. Thank you. Next time ulit. See you dito sa office for more trainings. Again, salamat po. God bless you and God bless you more. Yes. Paano ba to?